sumakabilang buhay na po ang boksingero na comatose si Makinto dahil sa pamamaga ng kanyang utak matapos ang kanyang laban noong Sabado. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may boksingerong nagbuwis ng buhay sa loob ng ring. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Trinidad. Chino? Yes, but yes, isa sa mga tragedy ng Philippine boxing ay maraming mga nais pag-boxing. Pero ang problema, hindi yata nila pinapansin na kada sila'y sumasampa sa ibabaw ng ring, alam nila na yung isang paa nila ay nasa hukay na ng libingan. Halos isang linggo mula nang matumbas sa ring si Carlo Makinto at makomatos, tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan. Alas 10:15 kaninang umaga na maalam na ang 21-anyos na boksingerong tumong Iloilo. Ayon sa kanyang neurosurgeon, matinding pamamaga at pagdurugo sa kanyang utak ang ikinamatay ni Makinto. Yung kondisyon niya hindi na po nagbago. 4-5 days status ko siya, ibig sabihin kung ano yung kondisyon niya nung una hanggang nung nawalan siya ng tibok ng puso, ganun na lang po. Bagamat maituturing daw na aksidente ang nangyari, hindi pa rin tumabawi ang pagdulukusan ng pamilya Makinto. Duhay makamit may nabasuran yung balmala to discuss siya lang do. Hindi man humot kung ano to. Ang games ni Miss Board, nagpaabot na raw ng 50,000 pesos na tulong sa pamilya ni Carlo mula sa Boxers Welfare Fund. Nakaburol ngayon sa Bacoor, Cavite ang labi ni Carlo. Dalawang araw siyang mananatili roon bago iuwi ang kanyang labi sa kanyang bayan sa Iloilo. Tulad ni Carlo, may ilan na rin boksingerong Pinoy na mapainang sinapit na kapalaran sa ibabaw ng ring.